I am Cana, and today po, I'm going to share to you po a short devotion na may title na Continuing to Focus on God, at ang ating mga verses ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 12 to 14. Sa inyong Bible po, sabayan niyo po ako sa pagbasa ng ating mga verses. So in verse 12, it says here, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." So, sa brief history lang po na ating pagkukunan ng verse, which is the second book of Timothy, ito po ay isinulat ni Apostle Paul para kay Timothy habang siya po ay nakakulong sa Rome. Ito po yung pangalawang pagkakakulong niya during the time of persecution ni Emperor Nero. And this time, yung second time niya po nakulong, under na po siya ng spirit custody, which was impossible na mapalayo pa siya o may hope na ma-release pa siya from prison. And according to the history, ito po yung last letter na nagawa niya bago po siya namatay, bago niya hinarap po yung hati na pinabatid sa kanya. So, ito po sa pangalawang sulat niya po kay Timothy, itinuro po ni Apostle Paul na yung takot po ay hindi po siya nagmumula sa Panginoon. And also, pinayuhan niya po dito si Timothy na huwag niya pong ikakaya yung testimony o yung patotoo niya po kay Jesus Christ. At inigayat niya po si Timothy na buong katapatan na iisin po yung mga pagsubok na kakaharapin niya. Lalo na po, alam na po na kakaharapin niya na po yung kamatayan. Also, pinaliwanag ni Paul na pagkaman nagana po yung kasamaan during that time, in-encourage niya po si Timothy na manatili patatag sa mga katotohanan po na alam niya na naituro niya na napagdaanan niya during the time na nag-minister po sila together. At itinuro din po ni Paul yung mga layunin ng banal na mga kasulatan. And also, Paul ended this letter by encouraging Timothy na maging masigasig sa mga gampanin o sa mga gampanin niya o mga tungkulin as pastor. So, sa ating point number one po, ito po ay suffer persecution. Sabi nga po sa verse 12, "Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Nasa Bible na po, na tayo po bilang tagapagsunod ni Jesus Christ, tayo po ay magsisuffer ng persecution. Pero, before that, I will give a definition of godly living. Ano ba yung pagiging godly? Ito ba yung perfect ka? Ito ba yung hindi ka nagkakasala? No. Yung pagkakaroon po ng godly living, ito po yung pamumuhay na merong mataas na respeto sa standard ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ito na perfect ka pa, hindi ibig sabihin hindi ka nagkakasala, hindi ibig sabihin na hindi ka makapasitin. Ilang tao magkakasala at magkakasala pa rin tayo, but we are trying our best to live a life na kinalulugan ng Panginoon, na papakita ng respeto sa Panginoon. Kasi God give us standards of like pananalita, pamumuhay, pananamit, at lahat po yun ay makikita po natin sa Bible. Here po, in Matthew chapter 16, verse 24, sabi po doon, "Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Tayo po, no, hindi pa po tayo ligtas. So, yung mga bagay tayo nakasanayan, yung mga bagay tayo gusto, may klase ng pananamit na talaga po for us, na pa ako for you during that time. And may mga gawain talaga tayo na akala natin tama kasi doon tayo masaya. Pero, nung natutunan natin na tayo po ay yung mga ginagawa po pala natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yes, masaya tayo, pero ang tanong po, doon sa mga ginagawa po ba natin na masaya po ba yung Panginoon? And then we will find out na hindi pala siya masaya sa mga ginagawa natin noon. Kaya sabi niya, kung tayo po ay susunod sa Kanya, kailangan natin i-deny yung sarili natin. Kailangan natin talikuran yung mga bagay na pansarili lang naman. Like, for example,
may mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Example, may group of friends ka. Na yung group of friends na yun, kayo yung moonlight, kayo yung trash talk, hindi maganda yung influensya. Hindi kayo dadalhin sa tama, hindi kayo dadalhin sa pagiging ko, hindi kayo may encourage na maging ko at mag-pressure sa Panginoon. Hindi yung mga yung group of friends na yun, lalayo ka sa Panginoon. Kung hindi sila maganda yung influensya na umpisa sa tama, nasa tama ka na, pinalahin ka pa baba, palayo sa Panginoon. Kasi, for them, yung pagbabago na meron bago mo, parang nag-i-enjoy ka lang sa grupo na yun. Kaya, ipapreciate ka nila, hihilahin ka nila, masasabi sila ng masasama tungkol sa pinaniniwalaan mo, sa pinaniniwalaan mo, kasi hindi sila sang-ayon na sa pagbabago na meron ka. Pero sabi nga ng Panginoon, that name deny himself. Kung yung mga bagay na meron tayo dati, mga nakasanayan natin, mga nakasama natin, ay alam nating hindi siya kalukuran ng Panginoon, hindi matutuwa yung Panginoon, kailangan po natin yung talikuran. Kailangan natin sundin ko yung kalooban ng Panginoon on over our own will, over our own flesh. Kasi, that's the part of the cross na talagang i-carry out natin. Sabi din dito, di ba sabi, shall suffer persecution. Kapag sinundan mo yung Panginoon, masisuffer ka ng persecution. Kapag sinundan mo yung Panginoon, kailangan manundan yung cross. Okay. Kapag sumunod ka sa Panginoon, kailangan mo i-deny yung sarili mo. Kasi, sabi din po dito sa Matthew chapter 10, verse 38, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Kung tayo, nagiging tayo as Christians, nagsasabi tayo na Kristiyano ako, pero hindi tayo willing tumalikod sa mga bagay na hindi naman kinalulugdan ng Panginoon, sa mga bagay na nakasanayan natin na doon lang tayo masaya, pero hindi masaya yung Panginoon. Kung hindi natin kayang harapin yung sufferings, yung mga patikos ng mga tao dahil sa pananampalataya natin, kung hindi natin kayang panindigan kung ano yung alam natin tama in the Lord, hindi daw tayo worthy na maging tagawa sunod ng Panginoon. Hindi tayo worthy yet na maging tagasunod ni Jesus Christ. Kasi sabi niya dito, kung hindi ka naman willing na dalhin yung cross, kung hindi ka willing na magpasan ng cross, hindi ka worthy na maging tagasunod niya. So, dito po sa Book of Luke, chapter 9, verse 23, ang sabi po dito, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, pag sinabi po daily, hindi po yan once a week, hindi po yan once a month, hindi po yan once a year. Ito po ay pang-araw-araw na labanan. Tayo po bilang Kristiyano, meron po tayo spiritual warfare. Tayo po bilang tao, meron tayong tatlong kalaban. Hindi po ito yung makaaway natin, hindi po yun. Ang kalaban po dito ay unang-una yung world, pangalawa si Satan, pangatlo po ay ang ating sarili. Sa tatlo pong nabanggit po, ang pinakamahirap po natin kalaban dyan ay ang ating sarili. Bakit? Kasi po, kilala natin yung ating sarili. Kilala natin yung mga secrets natin, yung mga dark arts natin, yung mga kahinaan natin. Alam po natin yan. Kilala po natin yung sarili natin. Kaya, may mga bagay po na gusto, alam natin gusto ng sarili natin, pero kailangan natin po labanan. Halimbawa na lang po, simpleng halimbawa po is yung pagkagising natin sa umaga. Siyempre, isipin natin magpipray pa tayo o magagawa na tayo agad sa bahay. Pag sa pagtulog naman, matutulog na ba tayo? Magpipray pa ba tayo? Matutulog na ba? O magpipray pa? Kahit na sabang pagod ka na. Yung mga ganung simpleng decision po na kung hinayaan po natin magtagumpay po yung sarili natin sa mga simple, maliliit na decision natin na tinatawag, tayo po yung mapapahamak. Kasi kapag hindi po tayo naglaan ng oras para sa Panginoon, hindi natin alam na dahan-dahan na pala tayo nilalayunan mula sa Panginoon. Yung mga simpleng, ngayong araw lang, hindi ko ito gagawin, ngayong araw lang, hindi ako mag-pray, ngayong araw lang, hindi ako mag-devotion, pero bukas, mag-devotion ako ulit. Hindi natin alam, hindi natin namamalayan na dahan-dahan na pala tayong nilalayunan sa Panginoon. Ngayong Sunday, ako mag-isima, next week na lang, mamayang hapon, ngayong umaga, hindi ako mag-isima, mamayang hapon na lang.
Yung mga ganun kasimple na akala natin okay lang, na akala natin maintindihan tayo ng Panginoon, pero hindi natin alam, yung mga ganun bagay, ay part po yun. Ay part po yun sa cross na tinanggap natin, the moment na tinanggap din po natin si Jesus Christ sa buhay natin. And also, sinabi din po ni Apostle Paul kay Timothy na yung end times, nandun na yung ipipisipin ka, yung ipukulong ka dahil pinaglalaban mo yung alam ng tama, yung pinapanindigan mo, yung pananampalataya natin sa Panginoon, pero yung mga tao hindi matanggap yun. At gusto ng mga tao na ibaba po tayo. Ibaba tayo, masaktan tayo, makita din na nahihirapan tayo dahil pinaglalaban natin yung tama. Sabi nga sa verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So tayo, bilang mananampalataya, humahayo tayo, nag-share tayo ng gospel, nag-share tayo ng kaligtasan, ng teachings, doctrines na sa Bible, and yet, yung mga tao, sila mismo pumipili sila na lumayo sa Panginoon, hindi nila tinatanggap kung ano yung magandang balita na sinishare natin sa Panginoon. Diba may mga times na kapag nagkabot tayo ng tracks or kung ano may na may pinalaman sa magandang balita, yung iba tinitignan lang, yung iba tinitignan ka pa ng masama, wala mo lang ng paa. Yung iba naman, sasalitain ka pa. Yung iba naman, huna tayo na po sa mga sa province, yung pag nag-share ka na ng gospel. Yung iba doon, lalo na pag nasa mga farm, nasa mga bukid, talaga yung pagpakita nila sa'yo yung kitak mo, yung kutsilyo, yung kitak nila, rather, yung kutsilyo yung hawak nila, na parang tinatakot na, sige, lumapit ka dito, mag-abot ka ng ganyan, may kakalagyan ka, mga ganon. That's part of the persecution na mararanasan natin bilang mananampalataya. And sabi po, huwag po kayong mag-alala kasi ang tinatanggihan po nila doon ay ang Panginoon. Hindi po tayo, hindi po yung presensya nyo, kundi yung Panginoon po mismo yung direkta nila tinatanggihan, yung inaayawan nila, yung magandang balita. Kaya huwag po natin hayaan na yung disappointments, yung doubts, yung takot, na yun po yung mga bagay na mag-ibig sa atin para gumawa ng tama, para ipaglaban yung tama, at para panindigan yung alam nating tama sa Panginoon. Kasi sabi dito, nasa Bible naman po ito, yung men and seducers shall wax worse and worse. Hindi sila nagpapakabuti, kundi sila po ay nagpapakasama at nagpapakasama despite sa encouragement natin na encouragement natin as Christians, and despite sa mga efforts natin, sila mismo yung pusang lumalayo. Sila mismo yung pusang tumatalikod sa alam naman yun ang tama. And kaya dito sa 2 Thessalonians 2:11, sabi dito, and for this cause, dahil dito, God shall send them, ang Panginoon yung magpapadala sa kanila ng strong delusion that they should believe a lie. Ang Panginoon na po mismo yung bahala sa kanila. So tayo po, ipagpatuloy po natin yung pag-uwin ng soul, ipagpatuloy po natin yung mga bagay na kinalulugan ng Panginoon. Kung yung mga tao ipapersecute ka, kasi yung persecution, yes po, sa mga kaibigan natin dati, mga kasamahan natin dati, mga kasamahan natin sa work, mga classmate natin, may times na even our family, sila mismo yung nagpapersecute sa atin. Pero, tandaan po natin, nasa Bible na po yan, na tayo po ay magsasuffer ng persecution once na nag-decide tayo na tumanggap at sumunod kay Jesus Christ. Kasi tayo, tinatawag tayong Christian hindi dahil naniwala tayo, hindi dahil nasaved tayo. Tinawag tayong Christian kasi nag-decide tayo na sumunod. Diba? Nag-decide tayo na maging follower ni Jesus Christ. Sabi nga po dito ni Paul, Timothy, in-encourage siya, na kahit na ano yung makita mo kamalian, kahit na anong makita mo kasamaan sa pagiging mo, kahit na gawa ka na masama ng tao, ng gobyerno, ng lahat, ng mga nasa paligid mo, kahit na ma-discourage ka, kahit na makita mo na yung mga kasamahan mo, faithful men, na isa-isa silang pinapatay, kahit na makita mo na yung mga bagay na talagang makaka-discourage yung isang mananampalataya, ang sabi dito ni Paul, but continue daw, manatili ka.
manatili ka, manatili tayo, kahit na may mga discouragement sa pagiging, kasi hindi po yan mawawala. Sabi dito, patutini daw sa mga bagay thou hast learned and has been assured of. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 1, verse 13, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Tayo po, hindi po nagkulang yung mga kasamahan po natin na faithful man, pastor, na tayo po ay turuan ng tamang doktrina at meron po tayong access, may kakayahan tayo magbasa ng Biblia para matutunan po natin kung ano po yung tamang doktrina na itinuturo po ng Panginoon sa Bible. Sabi po dito, for warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, kung meron na pong mga bagay na tumataliwas dun sa bagay na alam natin na nasa Biblia, dun sa mga bagay na sumasalungat sa utos ng Panginoon, sabi dito, if any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the ways of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Sa panahon po natin ngayon, madami pong false prophets, madami pong nagtuturo sa atin ng mga tungkol sa Bible. Pero kung papakinggan natin, yung doktrina po ay hindi po sang-ayon, hindi siya naka-align sa kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Yes, nagko-quote sila ng mga Bible verses, pero hindi po tama yung pagkaka-intindi po. So, sabi po dito, kung meron man po magtuturo sa atin ng mga bagay-bagay na sanungat sa ano man yung itinuturo ng Panginoon, huwag po natin hayaan na tayo po ay masway, huwag po natin hayaan na ma-defile po tayo ng mga maling doktrina, ng mga maling tagapagturo. Tayo bilang Kristiyano, we are able to read the Bible every day, to pray every day, para magkaroon po tayo ng wisdom at para mas maging matatag po tayo sa pananampalataya at para hindi po tayo mabilis na madala ng kahit na sino at ng kahit anong doktrina, hindi sang-ayon o hindi tama sa doktrinang itinuro ng Panginoon na makikita at nababasa po natin sa Bible. Pagkat yung Bible po, yun po yung guide natin as Christian. At sabi po dito, knowing of whom thou hast learned them. Sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things that thou hast heard of me, sabi ni Paul, kay Timothy, among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So sabi ni Paul, kung ano man po yung mga natutunan ni Timothy, ipasa niya po yun sa iba na magtuturo din sa next generation. Kung ikaw po, ako, o tayong lahat po, ay natutunan po natin yung tamang doktrina, i-share po natin yung sa iba. I-share po natin yung sa iba para ma-share din niya po sa ibang tao na madadala po natin kay Jesus Christ. At, kasi po ito, sa panahon natin ngayon, hindi lang ang natuturo po sa atin, pastor, faithful men, also the Bible itself. Kung ano po yung mararanasan natin habang tayo naglilingkod. Kaya, ingatan po natin yung patotoo natin, bilang mananampalataya. Kasi hindi lang po ang binibigay yung nakatingin sa atin, kundi kapwa din natin, Kristiyano, ay tumitingin din po sa lahat natin. Sa gusto man po natin o hindi, nakatingin talaga sila sa bawat lahat natin. At ang bawat isa po ay natututo sa patotoo ng bawat isa. Natututo siya, ako sa patutuo ng iba, natututo din po yung iba sa patutuo ko. Kaingatan po natin yung ating testimony, talagang mag-pray tayo na gabayan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng wisdom, bigyan tayo ng kalakasan. Kasi yung pag-persecute po tayo, ang Kristiyano po, pag hindi yan matatag, matutumba po agad yan. Pero pag ikaw po ay isang Kristiyano na matatag, kahit anong persecution, anong klase, kahit anong kasing pagsubok o iba to sa'yo, ialaw ng Panginoon na iba to sa'yo, hindi ka po matitingan. Lalo na po, alam natin na yung mga tagapagturo po natin ay hindi po nagkulang sa
pagbasa po ng mga teachings. At tayo po, dahil meron tayo nun, i-share din po natin siya sa iba. I-share natin sa iba para sila din po ay makapagturo din po sa ibang tao. So, yun lamang po. I hope na kami natutunan po kayo sa devotion natin at encourage po kayo. So, yun po. Mag-continue daw in your teach the master. Nagigil lang po tayo sa mga bagay na natutunan natin, sa mga bagay na alam natin tama. Kahit ano po mangyari, mag-stay po tayo sa presence ng Panginoon and pray daily po. Kasi we have mga kalaban na hindi natin nakikita, mga kalaban na ang gusto ay patumbalin ka, mga kalaban na nandiyan lang sa paligid, hindi lang mga opportunity para tayo ay mapatumba nila. So, mag-ingat po tayo at magpakalakasan po. That's all. Thank you.